Hi guys, good morning. Good morning. Happy Wednesday. Ngayon magpe-prepare, prepare tayo ng kakta, batata with onion and tomato. Kaya yan guys, prepare na ako ng onion, tomato and the kakta I'm done. It's in the oven. Ito na siya guys, nilagay ko na sa tray. Nag-slice ako ng ganitong slice ng onion para ilalagay ko sa base ng tray para hindi masunog yung ano. Tapos nag-slice din ako ng ganitong kamatis para ilagay ko dito sa base ng tray para lutuin ko guys yung potato. Nag-boil na ako guys, ibubalatan ko na lang, ilalagay ko mamaya dito sa ano ng karne. Ganito lang siya guys para masarap. Tapos ilalagyan ko siya ng sauce ng pomegranate. Pomegranate sauce, yun ang ilalagay kong sauce niya guys. Yan ang request ng mga bata, ng kakta lagi ang ano nila. Masarap kasi guys. Tapos yung kakta, yung meat, grinain ko siya with onion and 7 spicy. Ano ko siya ng 7 spice. Yan guys. Pinagtad ko siya ng kamatis para masarap. Kasi pag naluto na tong kamatis, yun yung sauce niya. Ano siya guys. Yan. Yan. Ganyan siya guys. Ano ko to? Onion and tomato. Tapos lalagay ko dito yung karne guys. Tapos yung potato. Yan guys, ina-arrange ko lang siya. Yan na guys, potato. Iibalatan ko lang siya guys, tapos i-slice ko na siya. Malagay ko dito sa kakta. Ang ginagawa kong kakta batata guys is walang parsley. Ano lang siya, onion. At saka spicy lang. Onion at saka spicy lang ang ginagawa kong kakta kasi ayaw nila na may parsley. Ayan guys, nagbabalat ako ngayon ng potato. Para pagdating na ng karne, ilalagay ko na lang siya sa top ng karne. Yung potato, bago ko ilagay sa oven. At saka yung sauce niya guys, is sauce of pomegranate na may mint. Depende sa gusto ng mga bata. Kung gusto nila na may mint yung kakta instead of parsley, so mint ang ilalagay ko guys. Ito na siya guys. Kailangan ko pang i-slice ng mint kasi makapal yung ano, cuttings ko. Binuhil ko yung potato ng half cook. Half cook siya. Malinit pa kasi kung may slice mabalatan. Malinit. I-update ko kayo mamaya guys pag inilagay ko na yung meat and the potato. Yan na siya guys, update ko kayo paano ilagay yung meat kasi hindi na, na ano akong meat o ginawa ko yung meat. Ito na yan na yung meat guys, ilalagay ko na dito sa top ng kamatis before na ilalagay ko yung kapta batata guys. Ilalagay ko siya sa top ng kamatis and then the potato. Ang kinuha ko guys is 1 kilo. Tapos grinain ko siya with onion. And lulutuin ko muna sa oven kasi para hindi sila dikit-dikit. Ganyan lang siya guys. Kasi mga alaga ko, gusto yung ganito ang gusto nila. Ayaw nila yung may dahon-dahon. Kasi yung kapta talaga na original, may
coriander, either coriander or parsley. Tapos, lalagay ko na yung ano. Dito sa loob. Ayan na siya, guys. Yung kapta. Lagay ko sa top ng kamatis. Tapos, lalagay ko na rin yung puti. Tapos yung sauce niya, guys, is pomegranate molasses po. Pomegranate molasses. Ayan, guys. Ganyan siya. Ayan na, guys. Yung tubig. Tapos lagyan natin ng asin. Lagyan na natin ng asin. Para maano yung ganyan siya. Ito yung sinasabi kong pomegranate. Lagyan natin ng bali ang ano natin. 3 4 para maano yung taste niya. Masarap. Lasang sampalok, guys. Konting spicy, guys. Now, bubuhos natin dito sa may kapta. Yan na siya. Bubuhos na natin dito sa may kapta. Yan ang sabaw niya, guys. Yan. Lagay na natin sa oven. Ready na. Ganyan lang siya, guys. Yan. Thank you, thank you. Yan, guys. Takpan na natin na ganito. Aluminum foil. Ay, maliit. Ganyan para hindi masunog. At takpan ko rin siya na aluminum foil. Mainit na mainit. Ayan, ganyan natin para yung ano natin hindi siya masunog. Na natin sa oven. Yan. Ganyan na siya. Papasok na natin sa oven. Ganyan lang ang kapta batata. Yan. Ito yung pinakamasarap na sauce na gamit ng kapta batata. Parang sampalok, guys. At saka 7 spicy. Ang ginamit ko. 7 spicy and salt. Na sea salt.